Gemini air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your gem in your tarot reader. So air sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign? Okay. Air sign, you have the moon. A strong Pisces energy. Ten of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and Three of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Air sign, there's a secret. Tinatago sa'yo yung katotohanan. I'm sensing here someone has a crush on you, has a feelings for you, na alam yung pilit niyang tinatago. Maaring ito ay katrabaho mo. Someone na ina-admire ka deeply, sa work mo, sa galing mo. I'm sensing here a recognition. Nare-recognize niya yung expertise mo, yung confidence mo. However, hindi niya masabi yung totoong nararamdaman niya. Pilit niyang tinatago ito. May mga moment na nahihirapan siya, na itago, maaaring napapansin mo. Pero hanggat kaya niyang itago, ikikip niya kung ano yung feelings niya for you. Alamin natin kung ano itong energy na ito. Air sign. Let us see the moon energy for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign, you have the Knight of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and the Star, a strong Aquarius energy. Diba? Tinatago niya yung nararamdaman niya sa'yo. Kasi, siguro, meron kayo na pagdaanan na medyo masalimuot, hindi maganda yung energy niyo, pero nandun na kayo sa healing process eh. Maaring this person nasa denial stage siya hanggang sa nagkaroon siya ng enlightenment, realization, na dati dinideny niya na, hindi, wala akong feeling sa'yo. Hindi, crush lang kita, ina-admire ko lang. Pero, there's an offer coming your way. Knight of Cups. Kasi, this person realizes something. Nagkaroon ng enlightenment sa kanya. Or may napagtanto or na-realize siya na naging dahilan kung bakit may kailangan siyang i-offer sa'yo. Kung bakit siya mag-take ng action towards you. Diba? Kung dati dinideny pa niya, ngayon parang masasabi niyang this is it. Ito na 'yon. I cannot hide it no more. Hindi niya na matatago kung ano 'yung nararamdaman niya. Let us see the ten of wands in your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. You have the Ace of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and Nine of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So, di ba ang hirap na tinatago niya yung kung ano yung nararamdaman niya? Kasi this is some kind of burden sa buhay niya, yung feelings niya, na gusto niyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. There's a new opportunity coming your way. This opportunity na parating sa buhay mo, air sign, will give fulfillment sa'yo. Happiness. Joy. Maaring ito na yung pinakatatago ng person na ito na ibibigay niya sa'yo. Tingin ko, mutual ang feelings nyo sa isa't isa. Meron kang connection or meron ka na-feel na attraction din sa person na ito. Hindi nga lang nare-reveal kasi nga in denial siya, hindi niya sinasabi yung totoo.
Pero someday, or one of this day, tingin ko, this person will take action. At kung ano man yung i-offer niya sa'yo, will give happiness to you. Air sign. Let us see the Three of Pentacles in your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have the Seven of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and Nine of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingin ko this person, kaya tinatago niya yung nararamdaman niya para sa'yo, maybe this person is in a relationship. Kumbaga, meron siyang karelasyon pero na-attract siya sa'yo. Kaya medyo sumisegue siya. I'm sensing here, air sign, na nagiging burden ito sa connection yung dalawa kasi maraming madadamay. Maraming maaapektuhan. Kaya siguro pilit niyang tinatago or ina-hide yung true feelings niya para sa'yo kasi maraming parang maraming hindi sang-ayon sa connection nyo sa isa't isa. Gaya nga na sabi ko, maraming maaapektuhan. Maraming apektado. Kaya siguro, hanggat kaya niyang i-deny yung nararamdaman niya, pinipilit niya. Kasi siguro ayaw niya masira yung friendship. Ayaw niya masira yung tingin ng ibang tao. I'm sensing here a gravity sa inyong dalawa na parang it feels like may feelings kayo sa isa't isa pero pilit yung tinatago dahil may mga dahilan. Good reasons. Kaya siguro you have the Seven of Swords. Pasulyap-sulyap na lang, hanggang tingin na lang, hanggang stalking na lang. Burden minsan, kasi minsan gusto mo siyang kausapin pero hindi mo magawa. Hanggang tingin na lang. Hanggang admiration na lang. Hindi makapag-take ng action dahil nga sa mga pwedeng maapektuhan sa desisyon gagawin nyo. Let us see, Spirit Guide, give me some message for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. I honor my self-worth by asking for what I want. Know what you deserve. You know better. Air sign. Taking care of myself is a radical act of love. Self-love, self-care. Tingnan mo, iway mong mabuti yung connection mo with this person. Always remember, taking care of yourself is a radical act of love. I accept the gifts I've been given as a high service to the world. Kung ano man yung paparating na blessings or gift para sa'yo, accept it fully. Maaring yun ang deserve mo, yun ang talagang para sa'yo. Let us see, Oracle Guide, give me some message for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Step out of your comfort zone. A time for healing. Air Sign, be confident enough, di ba? Na you can handle your situation. A time for healing, kung may mga pinagdaanan ka man from the past na hindi naging maganda. Always remember, taking care of yourself is a radical act of love. So for you to heal yourself, you have to love yourself first before others. And confidence is your key to success. Be confident enough. Kung talagang deserve mo na magkaroon ng connection with this person, that is your destiny. If not, then go on with your life.
Kung magmamahal kang muli or iibig kang muli, always remember na magtira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Because taking care of yourself and loving yourself is a radical act of love. Always balance. So thank you, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Air Sign.